Nandito ako ngayon sa restaurant na pinagkakainan nila. Kanino ko nalaman? Walang iba kundi kay Silan. Yes, sa kanya. Nagtataka siguro kayo kung bakit ngayon lang ulit lumabas si Silan. Nalaman ko kasi na nagpunta ito sa ibang bansa sa hindi malamang dahilan at nang itanong ko kung anong ginawa niya doon ang sinabi na lamang niya ay, bakit na mismo agad ang kapugyan ko? Muntik ko na siyang masapak noon pero pinigilan ko. Kinuwento ko dito ang nangyari nung mga panahon na wala siya at halos sumabog ito sa galit kay Loki. Sinabi ko na din sa kanya ang plano ko sa mag-aama at ang loko tuwang-tuwa. Basta talaga usapang kalokohan, napaka-active nito. So ayun nga, kasama ko si Silan nang magpunta ako dito sa restaurant. Makikita mo kaila Loki Villanueva, papatayin kita sa selos. Buwahahaha. Hoy! Para kang baliw na pangisi-ngisi sa isang tabi. Batok sa akin ni Silan kaya sinamaan ko ito ng tingin. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong batukan ako. Sabi ko at binatukan din siya at ang ending. Nagbatukan kaming dalawa. Hindi namin napansin na pumasok na pala ang tatlong lalaki hinihintay namin. Nakatingin sila sa amin na halata sa mukha ang gulat. Nagtataka nga ako kung bakit hindi nila kasama si Fiona pero pinagsawalang bahala ko na lang ito. Ashley! Rinig kong sambit ni Loki. Sa pangalan ko habang tula lang nakatingin sa akin. Nanay! Mommy! Sigaw ng dalawang bata at tumakbo sa akin. At nung akmang yayakapin na nila ako ay umiwas ako. Magsisi kayo sa pagpapalayas sa akin. Mommy! Bakas ng pagkagulat at pagkakita sa mukha ni Prince pati na din kay Theo at Loki. Hello boys, what's coincidence, nandito din pala kayo. Pinilit kong pinaseryoso at pinalamig ang aking boses. Nanay, sorry po. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Theo na naging sanhi kung bakit muntik na akong bumigay. Ano ka ba, Ashley? Huwag kang marupok. Suway ko sa sarili ko. You want to join us? Tanong ko pero kahit na ang totoo ay kasama ito sa plano. Hindi na tumutol ang tatlo at dali-dali nang umupo. Ashley, I'm sorry. Please come back. Loki. Hindi ko na ito hinayaang pang makatapos sa kanyang sasabihin dahil pinutol ko na ito. Huwag na nating pag-usapan. Okay na ako. Past is past, right? Let's just pretend that nothing happens between us. Let's just pretend that we're friends. Sambit ko. Feeling ko sobrang cool ko sa ginagawa ko. Nanay. Tawag sa akin ni Theo, kaya hirap na hirap akong humarap sa kanya habang pilit na pinapatatag ang aking sarili. Mahirap din ang ginagawa ko lalo na. Alam ko na hindi ko sila kayang tiisin pero kakayanin ko. Bakit, Mr. Theo? Pilit kong pinapormal ang salita ko dahil kita ko ang pagka-shock sa mukha nito. Para itong anim na nanlaki ang mata at ilong with matching teary eyes pa. Hindi mo na ako, baby. Nakangusong tanong nito at iiyak na naman. Hindi na. Di ba ayaw mo ng bind baby ka? At isa pa, I'm not your nanay anymore, right? Pang-aasar ko dito at tuluyan na nga itong umiyak. Naawa man ay hindi ko na lang ito tinignan. Sa pag-iwas ko ng tingin ay nagawa ako kay Prince na nakatitig din sa akin. Mommy Witch, I'm sorry. Biglang sabi nito na medyo ikinagulat ko. It's okay. Sabi ko nga, past is past. Sabi ko sa kanya kaya napayo ko siya. Masama na ba akong ina? Kasi natutuwa ako sa nakikita kong reaksyon nila ngayon. Bad Mommy Ashley. Nagtataka ako dahil parang may mali. Pero nalaman ko kung ano ang mali nang mapatingin ako kay Silan. Kaya pala tahimik ang kupal dahil busy ito sa pakikipaglandian sa isang waitress. Kaagad na sumama ang timpla ng mukha ko sa aking nakita. Akala ko ba tutulungan ako nito sa plano ko? Bakit parang pumunta lang siya dito para makipaglandian? Dahil sa inis ko ay nasipa ko ito. Wala akong pake kung makita man ang lahat ng tao dito sa resto. Ife! Ano ba? Napaka-Amazona mo talaga kahit kailan. Naiinis na sabi sa akin ni Silan. Alam ko na hindi talaga ito galit kaya hindi ko na lang ito pinansin. Pumunta ka lang ba dito para makipaglandian? Gigil na tanong ko kaya napatawan naman siya. Kunot noo ko siyang tinignan at tinanong. At anong tinatawa-tawa mo dyan? Bugnot kong tanong.
Inilingan lang ako nito at tumayo. Pagpasensyahan niyo na po ang girlfriend ko. Buntis po kasi kaya masungit. Halos mamula ako ng sobra sa isinigaw ni Silan kaya napingot ko na naman ito. Pero ang loko tawa lang ng tawa. What the hell? Naagaw ang atensyon namin ni Silan nang marinig naming nagsalita si Loki. Kaya agad kaming tumingin sa kanya. What's the problem, Jude? Natatawang tanong ni Silan kay Loki kaya sinuko ko ito. Halatang galit na kasi si Loki pero hindi ko alam kung bakit. Ang what the fuck is that, ha? Girlfriend. Baby. Are you fucking kidding me? Mapanguyam na tanong ni Loki. Sasagot na sana ako pero kaagad na kinapitan ni Silan ang kamay ko na. Parang sinasabi na siya na ang sasagot kaya pinabayaan ko na lang. Yes, Jude. She's my girlfriend and we're having a baby. Sabi ni Silan at inikbayan ako sabay halik sa aking sentido. You can't be serious. Sabi ni Loki. Na parang kahit kailan ay hindi mangyayari ang mga iyon. Bakit? I'm e-boy, she's e-girl. Pang-aasar pa lalo ni Silan kaya napa-face form na lang ako. Wala kasi sa plano namin na sasabihin na buntis ako. Pero itong tukmol na ito gumawa ng sariling kwento. Yeah, I know that you're e-boy and she's e-girl. Pero paano mabubuntis siya kung nasa akin siya ng mga nakaraang linggo? Mahangin ba sabi ni Loki na parabang alam niya na hindi iyon totoo at mapapahiya lang si Silan? Ayan na nga ba ang naisip ko eh. Kahit kailan talaga bugok itong si Silan? Are you sure na nasa iyo siya lagi? Paano kaya kung pumupunta ako sa bahay mo at alam mo na? Sabi nito sabay taas at baba ng kilay. Halos makahinga ako ng maluwagsa. Sagot ni Silan. Kahit papaano ay may utak pala ito. Natahimik si Loki at kita ko sa mukha niya ang labis na sakit. Pero ipinagsawalang bahala ko ito. Kulang pa, Loki. Kailangan mo pang masaktan kahit ngayon lang gusto kong bumawi. Nanay, totoo po ba iyon? Nautal na tanong sa akin ni Teo, kaya binaling ko dito ang tingin ko. Matagal na nitong gusto magkaroon ng kapatid. Kaya hindi ko alam kung masaya ba ito o hindi sa kalokohang sinabi ni Silan. May baby ako sa tummy. Are you happy? Tanong ko sa kanya. Opo. Super. Masayang sagot nito sabay palakpak. Of course you're happy. Dahil kapag lumabas na si baby magiging kay daddy ka na. Tapos may bago na akong baby kaya hindi mo na talaga ako magiging mommy. Dire-diretso na sagot ko pero mukhang mali ata ang mga salitang nasabi ko sa Akaili anak. Kitang-kita ko ang sabay-sabay na paghulog ng kanyang mga luha mula sa kanyang mata. Nakatulala ito at bakas ang sakit sa mukha. Hindi na ito magsalita, alam kong nasaktan ko siya. Tama ba ang ginawa ko? Wala pang muwang sa mundo si Teo. Hindi niya alam ang mga sinabi niya nung araw na umalis ako. Para akong sinaksak ng libo-libong patalim at hindi ko na kayang tiisin pa. Lalapitan ko na sana siya upang humingi ng tawad at yakapin siya nang biglang may humawak sa braso ko. Oh, kailangan na pala naming umalis, may check-up pa ang girlfriend ko sa Gino. At agad na akong hinila ni Silan palabas. Silan, balikan natin sila doon. Please, nahihirapang pakiusap ko pero umiling lamang ito. Kahit hanggang bukas lang okay na. Kahit hanggang bukas lang pahirapan mo sila. Pagkatapos ay bumalik ka na. At patawarin sila. Kailangan nilang matuto, Ashley. Dahil kung hindi sila masasaktan, paulit-ulit lang nilang gagawin ang bagay na nakakasakit sa'yo. Paliwanag sa akin ni Silan habang inalog-alog ang aking balikat. Tahimik akong napatango. Siguro kailangan ko nga silang turuan ng leksyon para madala na sila. Mga spoiled brat ang mga lalaking iyon. Isa pa. I want my brother to taste his own medicine. Dagdag pa ni Silan. Yes, magkapatid sila ni Loki. Or should I say, half-brother. Balak namin ngayon pumunta di Silan sa isang mall. Nalaman kasi namin na may lalaking sumusunod sa amin na alam kong inutusan ni Loki. Kaya kami pupunta sa mall para kapag nakita kami ng sumusunod sa amin ay sabihin ay Loki. Kung saan kami pupunta. Paniguradong susunod yun dito at tuloy ang plano. May naisip ka na ba na plano mamaya? Tanong ni Silan sa akin. Kaagad naman akong napailing. Bakit nawala sa isip ko ang mga dapat gawin?
Mag-isip tayo habang papunta doon sa mall. This is our last and final wave, pagkatapos magiging masaya ka na. Sabay gulo nito sa buhok ko. Silan, bakit hindi mo pa sabihin kay Loki na ikaw ang nawawala niyang half-brother? Maya-maya ay tanong ko. Ashley. I'll tell him but not now, maybe soon. Swebing sagot nito kaya napairap ako. Gusto niyo bang malaman ang kwento ni Silan? Well, here's the story. Flashback. Nandito kami ni Silan sa apartment. Nakaupo kami sa sala at tahimik na nag-iisip ng susunod naming plano nang biglang may sumagi sa isip ko. Silan, bakit hindi ka nakilala ni Loki kung half-brother ka niya? Nagtatakang tanong ko. Yeah, I'm his half-brother pero hindi niya alam. Maikling sagot niya kaya nagtaka ako. Ha? Huh? Paano? Seryosong tanong ko. Heist? Ayan ang ayaw ko sa'yo kapag curious ka. Masyado kang chismosa. Sabay higa nito sa carpet na sahig. Kaagad ko siyang sinipa dahil parang ayaw nito sabihin sa'kin ang totoo. Okay. Okay, easy baby. Wahaha, I'll tell you, okay? Stop kicking me. Natatawa nitong suway. Ito lang ang taong nakilala ko na sinasaktan na pero nakatawa pa din. Ganito kasi yun. May mom is his dad's mistress. Ang totoo ay si mom talaga ang totoong mahal ni dad. Pero dahil nga sa antas ng buhay nila ay nagpakasal si daddy sa mami ni Loki para sa paglago ng kanilang negosyo. Mahirap lang ang mami ko kaya wala siyang nagawa. Ginawa ni dad si mom nakabit. At dahil mahal nga ni mom si dad, pumayag siya. Hanggang sa nabuo ako. Sasabihin na dapat ni mom pero nalaman ng nanay ni Loki na may relasyon silang dalawa. Dahil na din siguro mag-asawa si dad at ang mami ni Loki ay hindi maiiwasan may mangyari sa dalawa. Nabuo si Loki at mas matanda siya sa akin. Nang 6 na buwan. Nung taon na nalaman ng mom ni Loki ang relasyon nilang dalawa, pinapili niya si dad between mom and her. Siyempre ang pinili ni dad ay yung mami ni Loki. Buntis ito nung taon na yun. At hindi naman alam na pinagbubuntis ako ni mom. Umalis si mom katulad mo at namuhay kami ng malayo sa kanila hanggang sa umabot ako ng 18. Namatay si mami kaya kailangan ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Then nalaman ko na pinapahanap ako ni dad sa mga tauhan niya dahil nalaman niya na nabuntis si mom and the end. Mahabang sabi nito, halata ang masalimuot na nakaraan sa kanya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang damayan siya. Ramdam ko ang sakit kaya nasasaktan din ako. Sa likod ng mga nakakaloko nitong ngiti at sa mga pangtitrip nito, may nakatago palang masakit na nakaraan. Bakit magkaiba ang apelyido niyo ni Loki kung magkapatid kayo? Tanong ko. This is the mother's surname. This year balak papalitan ni daddy ang apelyido ko. Rodriguez to Villanueva. Kaya nga naisipan kong magtrabaho. Noon sa kumpanya ni Loki, gusto ko na makilala niya ako bilang kapatid. Gusto ko na siya ang makadiskubre na magkapatid kami. Pero nagbago ang plano ko nung tinulungan kita. Paliwanag pa niya at hindi ko maiwasang hindi makonsensya. Pasensya ka na. Mukhang ako ang naging dahilan kung bakit nasira ang mga plano mo. Mahinang sagot ko. No, mas pinaganda mo ang plano ko. And thank you. At least alam ko ngayon pinapaimbestigahan na niya ang pagkatao ko dahil kasama kita ngayon. At tumawa ito ng nakakainis. Joseph, whatever, Selan. Kahit kailan puro kakalokohan. Lan, eh. Ganoon ang nangyari. Thankful talaga ako na nakilala ko si Silan. Para siyang blessing in disguise. Baby, tara na, ano, tutunga nga ka na lang dyan? Naiinis na ako dahil simula kahapon inaasar na niba ako sa baby thingy na yan. Kakababa lang namin dito sa mall at alam kong anytime dadating na si Loki. Loki POB. Tumawag sa akin si Gregor. Ang taong inutusan ko na sundan si Ashley at ang uhuging iyon. Phone call. Gregor, bakit ka tumawag, may problema ba? Pupunta po ngayon dito sa mall sila Miss Ashley. Okay, just keep on following them. Then I'll call you again when we arrive. End call. Teo. Prince. Magbihis kayo, pupuntahan natin ang mommy nyo. Inaagaw na sa atin ang buwisit na uhuging yon. Sigaw ko sa kanilang dalawa.
Nandito ako sa baba pero alam kong narinig nila. At hindi nagtagal dalawang bata ang nag-uunahan sa pagbaba. Humahangos na lumapit sa akin ang dalawa at kita ko kay Prince. Na parang may iba dito. Matamlay ito, hindi katulad kahapon na pag-uwi namin ay masaya ito dahil nakausap nila si Ashley. Si Teo naman ang matamlay kahapon dahil sa sinabi ni Ashley. Hey baby, may problema ka ba? Nag-aala lang tanong ko dito. Nothing dad. Matamlay na sagot nito. Kahit ayaw nitong sabihin alam kong meron. Prince come here. Tawag ko sa kanya kaya agad itong lumapit sa akin. Teo akyat ka muna sa kwarto, may sasabihin lang ako sa kuya mo. Utos ko na agad naman itong sinunod. Kaahad akong humarap kay Prince. Prince tell me. I know something's wrong. Pilit ko at nakita ko naman itong napayuko at maya-maya ay umiyak na ito. Nakausap ko si Mommy. Sabi niya she don't care about me. Sabi niya. She doesn't need me. Wala daw akong kwentang anak. Kasi hindi ka daw niya nakuha. Umiiyak na paliwanag nito. Sobrang galit ang namuo sa aking loob sa narinig. Napakawalang hiya talaga niyang si Fiona. Pati bata hindi pinalampas. Look baby, huwag mo siyang pakinggan, okay? Daddy loves you. She's not worth it for your tears. Hindi lang siya ang pwede mong maging nanay sa mundo. Sambit ko kaya tumango-tango ito habang humihikbi. Alam ko po si Mama, witch ko po. And I'm angry to myself. I hurt Mama. At sa pangalawang pagkakataon umiyak na naman ito. Nag-aalala ako dahil sobra na ito kung makaiyak. Kaya dali-dali akong pumunta sa kusina at kumuha ng tubig. Drink this, Prince. Kaagad naman niya itong kinuha at ininom. Tumigil na ito sa pag-iyak pero hinihingal pa din siya. Prince, are you really okay now? Natataranta kong tanong. Iba na kasi ang paghinga nito. Daddy, I can't breathe. Nahihirap ang sagot nito. Inhale, exhale, son. Sabi ko dito na ginawa naman niya. Daddy. Pagkasabi niya ay kaagad itong bumagsak. Natataranta na ako at natatakot. Dali-dali ko siyang binuhat at tumakbo palabas. Itinakbo ko siya sa pinakamalapit na hospital at kaagad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Hindi nagtagal ay natapos na ang pagsusuri kay Prince. May oxygen na din ito habang wala pa din malay. Doc, how's Mason? I ask. Well, I'm going straight to the point, Villanueva. Your son's life is in danger. His heart is weak and we need him to take a heart transplant. Sabi nito sa akin kaya napatango ako. Okay, Doc. Let's take a heart transplant for Mason as soon as possible. Sabi ko. But Mr. Villanueva, kailangan nating maghanap ng donor na match sa type niya. Paliwanag niya. Wala ba kayong donor dito? I'll pay double or triple, name it. Just save Mason's life. Halos magmakaawa na ako. Call me gay but I'm really crying. We'll find a heart donor as much as we can. Pero habang patagal ng patagal na hindi naooperahan ang bata, mas malaki ang tsansa na bumigay na ng tuluyan ang puso niya. Mahina ang puso nito at nakikita namin na may maliit na butas din. Sir, habang naghahanap po kami ay maghanap na din po kayo. Excuse me. Paalam nito. Kaagad akong tunawag sa aking mga koneksyon at naghanap ng donor. Fuck this life. I don't want to lose my son. Parang may sariling mundo ang mga kamay ko at kaagad na tinawagan ang babaeng alam kong gustong makita ni Prince. Hello, who's this? Narinig kong tanong niya. It's me. Iyon lang ang nasagot ko. What do you need, mister? Sarkastikong tanong nito. Prince needs you. He's in the hospital. Diretso kong sabi. Biglang tumahimik ang linya at maya-maya ay naririnig ko ang takbo ng makina. Why? What happened to him? Pasigaw nitong tanong. I'll tell you when you're already here. Please faster, Ashley. He badly needs you. Sagot ko. Ashley POB. Nang malaman ko na nasa hospital si Prince ay kaagad akong nag-alala. Sinabi ko kay Silan ang nangyari at pati siya ay nag-alala para sa kalagayan ng pamangkin niya.
Kaagad kaming lumarga at halos paliparin na ni Silan ang kotse niya. Makarating lang kami sa hospital na itinuro ni Loki. Pagkadating namin doon ay agad kaming bumaba at tumakbo papaso. Sir! Ma'am, nakaharang po ang sasakyan ninyo sa harap. Kung pwede po ay pakialis na lang dahil may paparating po na ambulansya. Harang sa amin ang guard. Silan, iparada mo na. Mauuna na ako. Sabi ko at tumakbo ulit. Hello. May I ask where's the room of Prince Xian Villanueva? Natataranta na tanong ko. Room 303 po. Third floor. Hindi na ako sumagot at dali-dali nang tumungo sa elevator. Pagkasakay ko ay halos hindi na ako mapakali. Paikot-ikot ako sa loob ng elevator at nang bumukas ito ay agad akong lumabas. Muntik pa nga akong madulas, buti na lang ay nabalance ko ang katawan ko. Room 303. Nasaan ka na ba? 301. 302. Ayun. Walang katok-katok ay agad akong pumasok. Pagkapasok ko ay halos manlambot ako sa nakita ko. Si Prince. Nakahiga sa kama at sobrang dami ng tubo sa katawan. Prince. Baby. Mama Witch is here. Can you hear me? Nahihirap ang kausap ko dito. Nasa gilid ko si Loki habang kapit ko ang kamay ni Prince. What happened? Nahihirapan man ay pilit ko iyong itinanong. Sabi ng doctor. Mahina daw ang puso niya. Kailangan ng heart transplant. As soon as possible. Pumiyok ang boses nito nang sabihin niya iyon. Alam kong pinipilit na lang patatagin ni Loki ang kanyang loob. Pero I know. Deep inside, sobrang nasasaktan na siya. Bakit hindi pa isagawa ang heart transplant? May pera ka naman. Hindi na problem na problema ang bayarin. Sabi ko. Yeah, pero walang heart donor. Sabay kapit nito sa kabilang kamay ni Prince. Baby, kaya mo yan, okay? We're here. I love you. Sabi ko sabay halik sa kamay niya. Mama Witch ko. Halos atakihin ako sa puso nang marinig kong nagsalita si Prince. Yes. Yes, baby, mama is here. Sabi ko sabay lapit sa kanya. Mama. Sorry po. Please forgive us. Pakiusap nito sabay tulo ng luha. Napaiyak din ako. Hindi ko kayang makita siyang nahihirapan. Nasanay ako sa masayahing Prince na nakilala ko. Baby, you're already forgiven. Sabay hawak sa ulo nito. How about daddy and my little brother? Paos pa din itong tanong. Napatingin ako kay Loki na nakikinig lang din sa amin. Napatingin din siya sa akin na parang hinihintay ang sagot ko. I think it's time to make all the things right. Of course, baby. Napatawad ko na sila. Basta promise me. Papagaling ka, ha? Malambing kong sabi. Napangiti naman ito kahit na nanghihina. Pero mama, nahihirapan po ako. Sagot nito kaya napaiyak na naman ako. No, no, baby. Don't give up, okay? Sabi ko sabay iling-iling pa. Hindi ko kakayanin. Tumango lang ito pero hindi ako kontento sa isang tango niya. Promise me, baby. Or else I'll be angry again. Banta ko habang umiiyak. I'll promise, mama. Gagawin ko po ang makakaya ko. Satisfied na ako sa sagot niya. Tiwala ako kay Prince. Alam kong tutuparin niya ang promise niya. Baby, sleep ka muna, okay? Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Paalam ko at masaya naman itong tumango kahit nang hihina. Mama, I'm happy po. I want us to live together again. Prince said. Yes, baby, doon na ulit ako titira. Basta magpalakas ka. Sabi ko sabay halik sa noon niya. Ganon din ang ginawa ni Loki. Pagkatapos ay lumabas na kami. Sa paglabas namin ay sumalubong sa amin si Fiona. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Loki. What do you think, ha? Mamamatay na ang anak ko, hindi mo pa sasabihin sa akin. Mapanguyam nitong sambit. Hindi mamamatay si Prince. Singit ko sabay tingin sa kanya ng masama. Oh, really? Yeah, whatever. Sabay irap nito at akmang papasok ng harangin siya ni Loki. Don't come near my son.
Matigas niyang sabi kay Fiona. Ha! He's also Mason. Let me in. Sigaw nito pero hinarang lang siya ni Loki. Singit na kung sino at nakita kong si Silan iyon. Loki. Nandyan si Silan. Papasukin mo na si Fiona, alam kong wala siyang gagawin sa sarili niyang anak. Sambit ko. Kahit na nag-aalangan ay pinabayaan na lang ito ni Loki na pumasok sa loob. Kaagad namang sumunod si Silan. At tinanguluan ako. Para bang sinasabi na siya na ang bahala. Loki, tutulong ako sa paghahanap ng donor. Diretso kong sagot pagkarating namin sa garden. Huwag ka nang mag-abala, Ashley. I don't want you to stress yourself. Sabi sa akin ni Loki pero hindi ko ito pinansin. Mas lalo akong hindi mapapalagay kung wala akong gagawin. Please let me do this para kay Prince. Pakiusap ko kaya napabuntong hininga siya. Okay, fine. Thank you, Ashley, and sorry. Please. Loki, huwag muna nating pag-usapan iyan. Kapag okay na ang lahat, I'm willing to hear you, okay? But now Prince is our priority. Putol ko sa kung anumang sasabihin niya. Okay. Sorry. I love you. Halos mangisay ako sa kilig pero iniwasan ko. Ashley, ano ba? May problema na at lahat lumalandi ka pa din. Let's go back. Ayaw ko. Tumango ito at sumunod sa akin. Nang nasa pinto na kami ay saktong paglabas din ni Fiona. And what are you looking at? Mataray nitong tanong kaya napangiwi ako. May sakit na ang anak niya. Lahat nagawa pa din magtaray. Ashley, let's talk. Sabi ni Silan na kalalabas lang din. Napatingin ako kay Loki. At kita ko ang pagtutol sa mata niya pero inilingan ko na lamang ito. Tara sa garden. Aya ko. Hays pabalik-balik. Pagkarating namin ay agad kaming umupo sa bench. Tahimik lang kami at pinapakiramdaman ang isa't isa. About sa heart donor. Isa na lang ang naiisip ko na paraan para magkaroon ng heart donor si Prince. Putol ko sa kung anumang sasabihin niya. What? Wait, let me explain, okay? Yung heart donor. Ako ang magiging heart donor. Diretso kong sabi. Walang kakurap-kurap at sinalubong ang gulat na gulat niyang mukha. Silan, pareho kami ng blood type ni Prince. Nakita ko yun dati at malaki ang chance na mag-match din kami ng puso. Ito na lang ang naiisip kong paraan. Mas okay na ako na lang ang mamatay, wag lang si Prince. Maalagaan sila ni Loki kaya hindi ako nag-aalala. Paliwanag ko. Are you insane? Ashley, look. Listen to me, okay? Hindi ka magiging heart donor, na iintindihan mo? Hindi. Sabayug-yug sa akin ni Silan na parang ginagawa niya iyon para magising ako sa katotohanan. Pero buo na ang desisyon ko. At hindi na iyon magbabago. Para sa kapakanan ng lahat. Silan, my decision is final. May pinalidad sa boses ko nang sabihin ko iyon. Nakita ko siyang napatampal sa noo niya para bang nababaliw na ako. Okay, fine. Kung iyan ang gusto mo. Mamatay ka dyan. Inis na sigaw sa akin ni Silan sabay alis. Naiintindihan ko kung bakit siya nagagalit. Pero buong-buo na talaga ang desisyon ko. Kaagad akong pumunta sa opisina ng doktor na sumusuri kay Prince. Hello po, Doc. I'm Ashley. Gusto ko lang pong sabihin na willing po akong maging heart donor ni Prince. Sabi ko dito. Are you sure, iha? Tanong ng doktor kaya tumango ako. Okay, titignan ko kung magmamatch ka kay Prince. I'm going to tell it to Mr. Villanueva. Idol, si pwede po bang huwag ninyong sabihin na ako ang donor? Nag-aalala na tanong ko. I'm sure hindi papayag si Loki. Kaya mas maganda nang hindi niya alam na ako ang donor. Why not? Nagtataka nitong tanong. Basta po. Maikling sagot ko. Okay. But what's the reason? Bakit naisipan mong maging donor? Tanong ng doktor. Prince is important to me. I know po na nahihirapan maghanap ng donor si Loki. At alam kong malaki ang chance na mag-match kami. Sagot ko. Nakita ko naman itong napatango-tango. Sabi ni Mr. Villanueva, ang magiging donor daw ay pwedeng humiling ng kahit ano basta kaya niya.
Paliwanag ng doktor. Opo, may sulat po akong ibibigay. Gusto ko pong ibigay niyo ito kay Loki. Paliwanag ko. Okay din. Let's see kung match kayo. Sabi ng doktor. Ipinaliwanag niya na 3 oras daw. Bago makuha ang resulta, kaya ibinigay ko ang number ko at sinabi na i-text na lang ako. Agad akong dumiretso sa room ni Prince at kinamusta ito. Hindi nagtagal ay nag-text na ang doktor, kaya dali-dali akong pumunta sa opisina niya. Miss Romero, the result is positive. 100% match kayo ng puso ni Prince. Pagbabalita ng doktor. Masaya ako. Dahil gagaling na si Prince pero malungkot din. Hindi ko na sila makikita pagkatapos nito. Hindi ko na makikita ang first school year ni Theo. Hindi ko na mararanasan na maging asawa ni Loki. At hindi ko na mararanasan na maging masaya na kapiling silang 3. Hindi pa nga kami nagpa-family bonding pero that's life. At hindi ako magsisisi sa desisyon ko kahit kailan.